Basta mga kaibigan, welcome po sa aking channel, sa aking maliit na bahay, sa aking mga kaibigan OFW, sa mga napadaan po at mga bagong kaibigan, Happy New Year po. Kumusta po kayo dyan? Dito po sa Taguig ay medyo mahigpit. So may mga lockdown na naman dahil sa pandemic. So ganun pa man, tuloy pa rin po yung hanap buhay. So i-share ko lang po itong isa sa mga repair ko na natanggap. So sana po makapag-share ako ng kahit konting kaalaman. So kung bago lang po kayo sa aking channel, yung mga napadaan lang po, pa-like na lang po at pa-subscribe. Pa-suporta po ang aking channel. Maraming salamat po. Diretso na po tayo sa aking repair. Bali, ang i-repair ko po ngayon ay isang Sony Bravia. Ang problema po niya ay nagbi-blink yung pinaka-standby. So, marami na rin po ako nagawang mga ganitong trouble. At may mga nag-content na rin ng mga ganitong technique. So, susubukan ko pong gamitin siya ng yung 10K. So, ibabypass siya doon sa pin number 31 ng pinaka-IC. So, siya yung nag-regulate doon sa pinaka-inverter. So, bali, napansin niyo po yung na picture niya. Yung pinaka-raster. So, namamatay siya. Tapos, mabubuhay ulit. Ayan po. Ayan po. Tapos, ito po yung nagbi-blink. Bali, 6 times po yan na magbi-blink. Tapos, mawawala. So, yan po yung pinaka-sira niya. So, ito po ay Sony Flat TV na 32 inches. So, buksan po natin para makita yung pinaka-IC na ibabypass yung pin number 31. So, bago po i-bypass ito, bali, chine-check po muna yung pinaka backlight niya kung okay. So, sa test po dito, ayan po, number 20, bali 23 volts, bali nag-load po yan, nasa 30 volts yan. So, hindi lang po kita sa video na ito po ay umilaw. So, ibig sabihin po okay yung backlight. So, yan po yung IC na kuwa-bypass po tayo. Bali, 10K ang value po ng resistor na gagamitin. So, yan po. Bali sa pin number 31. So, kailangan maingat po dyan sa pagbabypass dahil napakaliit po ng pinaka-pins nyan. So, sa kabilang side po ng, o yung kabilang dulo ng resistor sa pin number 31. At yung kabila naman po ay sa ground o yung sa pinaka-negative ng board. So, yan po yan. So, ayan po, bali, nailagay ko na yung resistor. So, ganun lang po siya kadali. At, subukan po natin i-test siya. At, i-on natin yung pinaka-switch niya, pinaka-power. At, tingnan natin kung nabuhay, mukhang hindi nag-react. So, ulitin ko po, mukhang hindi gaano nag-contact yung power niya, yung pinaka-on and off switch. So, try ko po ulit na pindutin yung pinaka-power. So, ayan po, lumabas na po yung raster. So, dapat po siya, hindi siya mamatay. Hindi katulad po kanina na seconds lang na nag-off na siya.
So ayan po, bali okay yung pagkaka-bypass. So itetest ko muna naman po ito sa video kung okay talaga at hindi na siya mamamatay. So ito po ay medyo lumang model kaya kumbaga mabagal na siyang mag-react doon sa mga yung mga pindutan niya yung o yung mga tack switch. So ayan po, nakalagay na yung 10K na resistor. So itetest ko na po ito sa audio video. Bali naka-TV siya. So ayan po, bali itetest na natin. So subukan kong lagyan siya ng DVD. So, test natin yung video niya kung okay na. Wala kayong mga tumitil dyan, boss? Wala po. Wala po ngayon. Ha? Wala. Nabili lang sa kaya po rin. So, ayan po. Bali, naka-DVD na siya. Pag-check natin. Subukan ko lagyan ng so okay na siya guys. I-test natin lang sa kanta saglit. Maraming salamat po sa inyong panonood. At pasuporta lang po ang aking channel. Isang like at isang subscribe naman po dyan. Maraming salamat po sa inyong panonood.